So sa mga hindi nakakaalam, so delikado rin pala yung maputulan ng accelerator cable or throttle cable. So ang naputol kasi ay sa may dulo ng cable dun sa papuntang piston ng carburetor. Ngayon naputol yon, pumunta sa loob ng cylinder head. Kaya nung pinandar maingay na. So tuloy, babaklasin natin yung cylinder head para patanggal yung naputol na cable. So yung pinakaano kasi dun sa may piston ng carburetor, so may maliit na kunting parang solid na alloy. Doon mismo naputol yung yung dulo ng cable pumasok doon sa may cylinder head. So nung pinaandar maingay na yung andar, so bubuksan yung cylinder head para tanggalin yung pumunta sa cylinder head na putol ng cable. So hindi lang itong motor ang pwedeng mangyaring ganun. Pwedeng lahat ng klase ng motor na merong throttle cable na katulad ng carb type pag naputol doon sa dulo ng cable na papunta doon sa may piston, so pwede rin pumasok sa loob ng cylinder head basta carb type. So pag naputol yon doon sa dulo ng cable, yung konting alloy nung papunta sa may piston ng carburetor, pag naputol yon, pupunta rin pala dun sa loob ng cylinder head. So yan, bubuksan na natin. So hindi lang itong motor, lahat ng klase ng motor na car type pwedeng mangyari yung ganitong bagay. So mag-ingat-ingat kayo kapag naputulan kayo ng throttle cable or accelerator cable. So yun ang ingatan nyo kung saan naputol yung cable ninyo. So dito natin makikita yung putol ng cable na pumasok sa may cylinder head. So makita natin dito, so may konting alloy na pumasok sa loob. Kung makita nyo yan, yung konting alloy na yan na napitpit na sa may top ng piston. So ayan po yung putol ng throttle cable at saka accelerator cable. So mag-ingat-ingat pag naputulan kayo ng cable, pwede ganito rin yung mangyayari sa inyo. So sinubukan rin namin kinaliper yung piston ng Motopost 155. So makikita nyo dito kung gaano kalaki yung piston niya. So yan, so minimetro namin kung ilang mm yung piston niya. Kasi yung Motopost na 155 medyo malakas rin yung hatak. 60 to? So, nung tinignan namin ay 62 mm pala yung piston ng Motopost na Pinoy 155. So, 62 mm pala yung stock niya. Matari dito, harap pa yung balintat MX. Aerox, sana makamata ni Aerox. Hindi ang matang manang na bigyan ang pag-utong na ikatwa kaya nangangasak pa ay takulong 60 to.
Rider yun eh. Okay, sabay lang. Nakatapo. Tanga to yan. So, tatanggalin natin yung takip ng magneto. Yung pagtimingan niya. So, kailangan itap natin para paglilagay natin yung rocker arm eh, nakaposisyon na siya ng maayos. So, ayan, natanggal na siya. So, yan yung tatanggalin. So ayan, itatap na natin dito para mag-position na sa top siya. Naka-timing amin. Amo, bali nga hanga i-timing na siya. Matino ba? So dito mo siya makikita kung nakatap na siya. So dito mo sisilipin dun sa maliit na butas. So may nakalagay na letter T. So, doon mo makikita kung nakatap na yung piston niya. So, ibabalik na natin yung cylinder head ngayon para mailagay na. Nailagay na rin natin yung rocker arm dito. So malapit na siyang matapos rin. So, papaandarin na natin. So, mag-ingat-ingat kayo kung maputulan kayo ng cable. So, ganito rin yung mangyayari sa inyo kapag sa may dulo ng throttle cable kayo naputulan. Ay, mas maalat mo ba? Siya, mas maalat mo.